Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang linggo pagkatapos ng Pasko ay ang kapistahan ng Sagrada Pamilya, the Feast of the Holy Family. Pinapakita sa atin na ang pamilya ay mahalaga sa bawat tao. Pati na ang anak ng Diyos na naging tao ay naging bahagi ng isang pamilya. Mapapangalagaan lamang nang maayos ang buhay sa loob ng isang pamilya. Mahal tayo ng Diyos. Hindi lang niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Maring ito lang ang ginawa sa atin at malaking pabor na ito sa atin. Winala na ang ating mga kasalanan. Pero hindi lang yan ang ginawa ng Diyos. Ginawa pa niya na tayo'y maging anak niya. Talagang ganyan tayo, mga anak tayo ng Diyos. Binigay niya sa atin ang kanyang buhay mismo. Jesus took our humanity and gave us His divinity. Naging bahagi si Jesus ng pamilya ng tao at tayo naman naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ngayon, hindi pa natin ito masyadong napapansin. Parang wala namang panlabas na pagkakaiba ang taong binyagan at ang taong hindi binyagan. Darating ang panahon na magiging maliwanag kung ano tayo bilang anak ng Diyos. Magiging tulad tayo ni Jesus na sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagsikapan natin ay maging tapat tayo sa ating konsyensya. Iyan ang tinig ng Diyos na nasa atin. Kaya kung hindi tayo ginugulo ng ating konsyensya o sinabi sa Biblia ng ating puso, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling kalugod-lugod sa Kanya. Dalawa ang utos ng Diyos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesus at magmahalan tayo. Marami ang mga tao na nagpapabinyag sa panahon ng Kapaskuhan. Para sa marami, maaring ginagawa nila ito kasi may pera sila dahil sa bonus at may pera ang mga ninong at ninang na panregalo. Pero ang iba naman, kasi ito'y panahon ng Kapaskuhan na nagkakaisa ang mga kamag-anakan.
Pero baka may malalim ding kahulugan. Bakit gusto magpabinyag sa Kapaskuhan? Gusto nating maging anak ng Diyos ang ating mga anak sa panahon ng Kapaskuhan kasi dito rin naging anak ng tao ang anak ng Diyos. It is a divine exchange. We gave our humanity to God and He gives us His divinity. Sana pahalagahan natin ang ating pagiging binyagan. Tayo ay anak ng Diyos. At ganyan nga tayo, mga anak ng Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.